Papasanga. Ayan po. Dito po ako ngayon sa bundok ng Hulo, Bataan. Ayan po. Ito po yung mga bunga niya, oh. Dami, paikot. Itik sa bunga, oh. Laki po, oh. Ito po. Ito po yung dahon ng ano, sa wild. Ito po yung dahon ng Philippine mulberry. Ayan po. Ayan po yung bunga. Ayan po, napakataas. Dami pong sanga. Kahit saan po, meron siyang bunga. Kahit saan po, meron siyang bunga. Ang gaganda. Daming hinog. Dami pong hinog, oh. Yan po. Ganda. Marami pong pagagandang sanga na paugatin natin. Pero kuha tayo doon sa mamimili pa tayong ano, magandang ugat. Ay magandang sanga. Tapos pag napaugat na natin, pwede natin i-cut. Pakita ko po yung pinaka puno niya. Ayan po. Ayan po. Daming ano, trunks. 5 trunks yan. Ito po yung sa silong ng mulberry. Ayan po. Kung makikita nyo po, ayan o, kahit saan may marami siyang bunga. Ito po. Ayan po, marami siyang bunga. Paikot po yung bunga niyan. Ito, dami oh. Dami po. Ayan po, dami. Puno ng bunga. Maya na lang po pag ano, tatanggalin natin yung balat ng sanga para makapagpaugat tayo. Oh,
sinisila po to, paikot, tapos kakayasin. Kaya na lang po pag malapit na. Makakabonsai ito. Tapos ko lang mabalatan. Dapat po kayasin nyo itong ano. Itong binalatan nyo. Linisin nyo mabuti. Tapos plastic. Tapos lagyan nyo ng ano, lupa. Maganda ano. Buhangin. Pero wala tayong buhangin dito, ang riverside, lupa na lang. Ito, meron available dito, topsoil. Ito po yung bali air layering, papaugat sa sanga. Ginapit ko lang po dito, plastic tsaka tape tsaka topsoil. Mas maganda po haluan yung ano, river sand. Hintayin po natin mga 1 month, tapos kakaroon na ng ano yan, ugat. Salamat po. Pagkatapos pambalutan, basahin nyo po yung lupa, basang basa po, tapos isilyado nyo na dito sa taas tsaka sa baba, at paikot nyo po yung tape para mahigpit, matatag yung lupa, walang kagalaw-galaw. Thank you po.